Welcome guys sa Wine Trading Channel. Daily update ulit tayo. So, last day na ng trading bukas. Sana naka-profit kayo. Ngayon kung di naman, kung medyo hindi maganda yung week nyo ngayon, siguro post muna kayo tapos bawin na kayo next week. Kung bago kayo sa channel, click mo yung subscribe, yung hit mo yung bell para ma-notify ka daily sa nilalabas natin ng mga stock updates. So, recently na nakapaglabas ng tutorial kasi medyo busy. Pero, pipilitin natin by next week or next month, lalabas ako ng mga tatlong tutorial tungkol sa mga setups. Okay? So, start tayo PCI. Same story, below 8,000. Out ako dito kaya, no? Hindi ako dito positive kaya, no? Sa index. So, kita nyo naman, pagpasok ng taon, binabasag nyo na yung, yung resistance ng back. So, ito yung resistance na yun, initially. Bago humasok yung taon. Tapos ngayon, bumuo siya ng panibago resistance niya. Support para guys, sorry. Bumuo siya ng panibago support. Which is itong area na to. So, hindi siya ganun ka-healthy. Kaya medyo mahirap mag-trade. Although may mga outliers naman. So, start na natin syempre. Ang pinaka-hot na stock ngayon. Tiertek. So, ang daming pinaiyak nito. Ang dami rin naman naka-profit syempre. Hindi naman lahat ano. Negative. So, yung mga nasa group na naka-profit, congrats. So, kung gusto nyo mapanood yung bias ko dito, paano ako nag-entry dito, yung simula pa lang, nasa 4.91 level. Panoorin nyo, backtrack nyo, may video ko nyan. Siguro 3 days or 4 days ba. Check nyo na lang. So, ito yung unang tinignan ko sa kanya. Panoorin nyo yung video ko kahapon para makita nyo kung paano natin inispatan. Nag-resist na to sa area na to. So para sa akin ito na yung pinaka-solid na resistance niya kasi ito. Kasi dito siya nag-breakdown, okay? So na-hold niya na matagal from October till November, so isang buwan. Mahigit. Kaya siya nag-breakdown. So para sa akin significant 'yan. So doon din siya nag-resist after niya mag-gap. So i-check niyo 'yan. Yung video na 'yon, marami akong parameters na tiningnan doon bago tayo mag-enter dito. Nag-reject tapos nag-set tayo ng buy criteria dito. One trade idea yung buy on support, syempre buy and breakout. Dalawa lang naman yan. Ito accumulation point. Kaso sa ganitong galawan ni Tech, hindi ka na pwede mag-accumulate dyan. Kasi kita mo yung paano mag-pump yan. So, based sa ATR, sa average true range niya, kung gusto nyo yung panoor, may video ko yung panoor na sa description lahat. So, ang average niya ngayon is 80 cents. So, it means gumagalaw siya 80 cents kada araw. So, medyo malaki yung guys. So, in a percentage, nasa 10%. 10% percentage wise. So, yung average na galawan niya. Kung ang cut mo rito is below 10% at bumaba siya ng konti, makapakat ka na kung talaga strict yung cut loss mo. Okay. So, sa story naman niya, breakout. So, napaka-classic pullback. Nag-pump, nag-resist, nag-pullback sa support, tapos nag-breakout. So, nagre-resist na rin tong area na to. Okay? Matibay din to last time pero tingin ko babasagin niya pa to. Okay, ang bias natin dito as long as mag-stay siya diyan. Strong pa rin si Tech, nakita naman sa galawan. Okay? Si Sun. Tingnan natin to. So ito kay Sun. Ito yung resistance level niya actually. Okay. So, dyan na siya nag-hover ngayon. Ang laki na dinrap nito. Ano to, 8% range to ngayon. Tingin ko tumaas rin ang ATR nito. Napalagay sa atang cut ko is ATR base kasi hindi ako ng quick cut kasi nga hindi mo nakakapag-trade ng hindi mo nakakapag-active trading sa during market hours kasi sa Middle East, madaling araw, so, hindi namin kaya. Kaya ATR base, malaki yung provision ko dyan lagi. So, ang bias ko dito kay Sun, dapat ma-hold niya itong level na to sa taas. So, meron na siyang small range na binubuo. Ito, kaso, sa candle formation kasi hindi ako masyadong kumbinsido. Although, nasa watchlist ko to. Isinag yung watchlist ko sa group. So, kung may mga nag-participate kay Sun, more or less, hindi pa naman kinakapag-cut dito, sigurado ako. Kung sinunod niyo yung cut loss point. So, ito, yung formation na ganito, hindi maganda. Kaso, ang positive naman dito, hindi siya nag-continue. So, na-reject agad siya. So, may mga anatomy naman na gano'n tulad nito umangat. Karoon na shooting star bumaba, tapos nag-green. Next time nag-green ulit. So, ang abangan natin dito at least
hindi agad siya mag-pump. Siguro may ano, may doji candle o reversal candle. Ako sa 50% ng ano ng candle na to. So again, sa mga lumang nanonood na dito, alam nila yung 50% ng big spread candle, importante sa atin yan. So kaya to, magre-resist kung tumis niya sa ATR niya. Na katlos na nalagay natin. So kaysa as long as nakukod niya itong zone na to, good pa rin sa atin yan. So last line of defense, ito. Okay? Big core, dahil si big core. So marami ding nabattered na stock ngayon, katulad yun yung big core, yung WhatsApp. Napaka-classic na candlestick to naman ito eh. Formation yan, no? Ito. Solid. Ito pa lang. Kita mo na dito yung rejection, guys. Kita-kita mo yung rejection dyan. So, although nag-hold naman siya dito sa structure, sa support. Okay. So, syempre, kung ito, ang ano dito, ang galawan kasi ni Bicor, hindi naman yan tulad ibang stock na mabagal. So, ang laki ng range dito, 32. 33.33. So, ang laki niyan. Sa price niya, almost 10% din. So yan, 9%. 9.24, give or take. Ang laki niya. Kung ang cut mo dyan, tipo mga 5% lang, cut ka agad dyan. Pero okay lang naman yun. Okay naman yun. Kasi, ayun yung, ano mo, ayun yung rule mo. Walang problema. Pero kung structure na lang pagbabasihan natin, ito yung holding support niya. Okay, last line of defense niya yan. Sa support tayo magbibase, ha? Ngayon, support ng kuplatin natin kasi pababa yung stock. Kasi ito. So, confirmation siya sa 200 DMA. So, syempre, resistance is kayo na maghanap dyan, pero kung titingin dyan ng resistance, kung titrade nyo to, ito initially. Pinagkakaroon ng price reaction. So, kung magiging playing range nyo to, 11% quick cut lang, kailangan solid ang allocation nyo dito. As much as siguro kung small cap, hanggat maaari, dapat at least 50k allocation, pwede na yan. Sa kanya. Conservative na yun, hindi ganun kalaki, hindi ganun kaliit. Para at least makukuha nyo at least 8%. So, good na rin yun. Okay. So, maraming nabattered ngayon. Marami rin hindi magandang ginalaw. Punta na si Fruit, syempre. Favorito ko si Fruit. Tagal pumutok nito. Pababa average natin dito. Kaso, siguro mag-start na ako mag-trim bukas. Kasi nga, ano na siya dito eh. Ang gusto ko lang dito kay Frutas kasi, yung volatility, ito masyado akong ano dito sa volatility, diba? Pag bumababa masyado yung volatility, tapos nahuhold niya naman yung area niya. So, para sa akin, good yan si ano, si Frutas. So, pinakamabilis lang, hanggat nahuhold niya yung support na yan, good yan para sa atin. So, hindi ko lang ito mag-pump. Actually, pwede na mag-TP sa area na ito, kaso hindi na naman ako mag-TP. So, hindi pa ako nagbabawas ng position ko dyan. So, hopefully mamaya, pwede natin, kasi drop naman natin bukas. Marami din bumagsak. Ito ISM. Nasa watchlist ko rin to. Pero kung nakapag-in ka naman dito, medyo mahirap kasi ito sundan. Iba natin lower time frame. Sa group kasi maraming kumukuha sa lower time frame. Kayang-kaya nila mag-trade ng ganun kasi southeast. So gising na gising siguro sila. Ito yung pinaka-breakout point niya. Ito. Ito yung second break. Ito yung pinaka-breakout ng trend. Pero ito yung pinaka-breakout ng pattern talaga dito sa lower time frame. So, ascending triangle yung binuo niyan. Tagalin natin lahat para mas malinaw. Ascending triangle yung binuo niyan. Can you break out? Okay. Mas natin. Yan. Ito yung pinaka-breakout. Yung first breakout. Kaso, nasa loob pa to ng ano eh. Nasa loob pa yan ng trend line eh. Ito yung next breakout niya. Itong area na to. So, kung diyan ka nakakuha, so, good gain ka at least. Kaso kailangan nakapagbenta ka kasi nga, naging bias natin dito. Panoorin nyo yung video. Nasa resistance level na to. Itong area na to, resistance level na yun. Actually, ang pinaka-best buying entry, ang buy entry nyan is breakout nito. Kaso syempre na breakout. So, dapat nakapag... Si ISM kasi ganyan ang galawan yun. So, medyo ano yan, medyo quick yan. Quick yan gumalaw. Pag bumagsak lalo, napakabilis. So, yung mga specs niya matindi. So, dapat nakapag-scale out na kayo dyan kung sakali. Siyempre, idagawin natin relative sa mga pinipilala, sa mga nilalaro natin na stock. Kung mabilis ang galaw, dapat mabilis din tayo mag-TP or cut loss. Okay, next natin ABG. So, ito, pinost ko ito sa group. Nag-hold pa rin yung support niya. Yun nga lang, siyempre, hindi pa siya ganun ka-strong. Ang gusto kong unang
unang buy area ko is breakout nito talaga. Okay? So yung initial break niya ng channel, ano lang yan sa atin, para sa akin na first parameter hit pa lang yan. So hindi pa yan na, pwede mo siya maging buy signal, kaso tulad nga sabi ko, hindi ko to kayang abangan, pero siguro kung tutok ako dito ng sa day trade, malamang baka nakuha ko to. Yung gantong ano, yung gantong breakout sa ano sa channel. Confluence sa support resistance. Pero syempre hindi naman ganoon kadali. Dito na lang kukunin sa breakout. So dalawang area, dalawang breakout point yan ako sakali. Kung hindi pa kumbinsido diyan, ito na. Ito na yung pinakalas. Mas malakas na to. The breakout point, ABG. So diyan ko lang siya titingnan. Diba titingnan sa ibang ano, sa ibang angulo yan. Okay? Ito si Nickel. Ang ganda ng ano nito. Ang ganda ng bounce. Ayan, no? Ayan ang ano kay Nickel. Resistance agad. So, inverted head and shoulder to. Kitang-kita naman. Tingnan natin mga volume. So, ito. Shoulder, head, shoulder. Nabuo na. So, initially, ano yan, abangan na natin mag-breakout. Pinakagusto ko dito ba yung breakout? Okay? Para mas safe. Tulad kay ASM. Pag napa-entry, early entry ka, malamang dito na re-rejikin na yan. Pabagsak na uli yan. Kung sakali, ah. Kung sakali, ganun yung mangyari. So, siyempre, tingnan na natin. Ang ganda na support hold nito, eh. Ito. Ganda na support hold niya. Kung nag-accumulate ka rito, solid na yung volume mo. Malamang nakapagbenta ka na. At dito, nagbenta ka. 14%, 10%. Good na yan si ano. Si Nickel. So, sa blue chips, wala tayong pupuntahan. Wala namang halos na gumalaw na. MRC, na dead din to. Nagbibin natin. Ito, Axelion. Ito, tanggalin ko na sa watchlist. So, patry ka mag-post ulit pa kami na panibagong watchlist, guys. Sa group namin. So, ito, ang inabang ko dito is yung breakout. Okay? Breakout ng pattern. Kaso yung breakdown yung lumabas. Boom. Pagsya. Kaya, importante talaga yung mga breakout. Huwag kang bibili mo ng confirmation. Pag premature yung entry, so matindi yan. Malamang, dyan maraming nadadali. Okay? Kasi, ito lang tanda natin, guys. Ba't sa breakout tayo bibili? Kasi kailangan natin ma-hit yung parameters natin. Okay? Huwag kayong pupulo. Dito, itong area na to, okay naman yan. Wala namang problema. Yung mga accumulation point, wala namang problema dyan. Pero ang solid na, kung nagtatrunch ka, ang solid na bibili mo, dito sa breakout. Pero kung hindi ka nagtatrunch, may yung breakout ka lang. Kung nagtrunch ka dito, dapat dito pala nakapag-cut ka na. Ito ang unang bagsak na to. Ito ang unang dalawang bagsak na to. Okay? So, yun lang guys. Try ka ulit mag-review ulit mamaya. Thank you guys and happy trading. Bukas.